Erwin Tulfo, ang ating kasamahan po dito sa Radyo Pilipinas. Tol Erwin, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Lawrence. Lawrence. Mm-hmm. Tol, at gusto ko lang malaman narinig na natin yung pahayag mo na paghingi po ng tawad sa ating buting secretary. Ano na po ang aasahan natin ngayon kay Erwin Tulfo? Sabi po natin recently to-tone down na po tayo. Ano pong expect ng ating mga listeners, lalo na yung ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas? Eh siguro pa rin, Lawrence, tuloy pa rin ho ang public service. Mm-hmm. Ano po pwedeng alisin ho yan ng sino man sa aming magkakapatid. Correct. Okay, kami magtatrabaho para sa para sa kapwa natin na nakakalitaan na ng pamahalaan natin minsan o wala nang malapitan, mga OFW, yung mga nangangailangan ng tulong. Eh, dyan na muna lang tayo siguro mag-concentrate, Lawrence. And last na lang, sir. Ito kanina, dun sa interview nyo sa CNN, napanood ko at napakinggan ko. Ang dahilan kung ba't kayo medyo nag-init dito kay DSW Secretary Bautista, mali ata yung nakarating sa inyong impormasyon. Pwede bang paki-paliwanag din po ito, sir? Actually, parang Lawrence, tapos na yan. Pero nakaalaman na lahat kasi mukhang hindi alam yata ng karamihan ang nangyari. Tuwing umaga yung programa natin sa Pilipinas, so tinatawagan natin ang tanggapan ng butihing kalihin na si Bautista at ang sekretarya ang nakausap namin. Ang sabi ng sekretarya sa amin noong unang araw ay bago namin sagutin, pagpadala muna kayo sa sulat tatlong araw bago ikaw. Yun. So, yun, hindi naman niya sinabi na may kausap pala si General, may bisita. Alam mo naman, kahit ikaw, paring Lawrence, correct, alam mo naman yung kalihim, may bisita, may exicom, may meeting. Hindi na natin ginagambala. Okay? Pero the mere fact na sasabihin kasi na magsumulat muna, etc. May sinasabi kasi ng general na may bisita siya. Hindi ko naman kasi alam yan. Had I know, hindi gano'n na magiging mangyayari doon, siguro. Pero gayon pa man, hindi yun na sapat. Excuse para kita nga magsumura tayo. May mga nagsasabi, yun naman talaga ang brand of journalism naman sa kapatid. Maski na, pero sabi ko nga, sa ilan kanina na kausap ko, ganun naman kayo nakilala. Makakantay magsalita, kaya kayo sumikap na. Pero hindi nga dahilan, kasi na-realize din natin at nagbabago ang panahon. Ang mga tao, may mga taong masyadong sensitibo at masentimiento, so baka nakakasagasa. Mas mabuti nang ika nga to moon down. Siguro yung bunga na lang natin para sa mga kriminal, mga office, pero sa mga official, pagpunahin siguro, ika nga, constructive criticism. Yun. Ayan. Tatanungin. May nagsuggest niya sa akin na kaibigan ko na militar, hindi naman tayo PMA, sana sinabi, hindi na nag-destroy yung sinabi ko. Ang sabi lang sa akin, pare, sana na lang sinabi mo na sa ere na general, sagutin mo naman yung tawag. Yun. Papareho tayong sa gobyerno, public service ito. Hindi na dapat nagmura. Sabi ko, doon nga tayo nagkamali, pare, sabi ko. Kaya tayo humilingi ng paumanhin. Iyon ang punto ko lamang, paring Lawrence. And sir, alam mo, Tol Erwin, marami pa rin humahanga sa'yo dahil sa ginawa mong paghingi ng pasensya. Bibihira lang yung tao na umaamin. Lahat naman tayo, boss, nagkakamali. Iharap mo sa akin yung taong hindi nagkakamali. Ayun. Yung mga taong namiminta sa akin ngayon, yung mga taong ita nga pumupuna na siguro wala silang kamalian, ako humingi ng paumanhin sa kanila. Patawarin niyo po ako dahil ako ay tao lang, nakasalanan, at hindi ho excuse yun na pagiging tao. Ito po sa mga pumupuna na mga magagaling, na mga biron lang naman, hindi naman wala namang alam dyan, pagpatawad niyo na ho ako ay tao lang at nagkakasala, mabuti pa ho kayo, hindi ho kayo nagkakamali. Yun sa mga basher. Tol Erwin, maraming salamat sa oras at sa panahon at sana makasama ko ulit namin dito.